ay nag-offer ng kanyang sarili, ng kanyang puso at ng kanyang buong buhay sa ating Panginoon. Ngayon po, ating pag-aaralan ay about kay Isaiah pa rin bilang isang propeta, mga kapatid. At sabi nga po natin, mga kapatid, last week, natapos po tayo sa pagganap ni Isaiah sa kanyang vision o sa kanyang ministry, mga kapatid. At ito ay isang pagiging propeta ng ating Panginoon. At sabi nga po, Isaiah looked down at his own lowliness and impurity, backlighted the light of the Lord and brilliance. Kahit naramdaman ni Isaiah na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, ngunit dahil alam niya na ang Panginoon ang kanyang kasama, mga kapatid, hindi siya nag-atubili na i-offer ang kanyang sarili para ibigay sa ang kanyang ministry sa ating Panginoon. Sabi po, in this state, Isaiah was unfit for the service of God. He could not cleanse himself. He did divine purification, mga kapatid. Aminado sa Isaiah, mga kapatid, na hindi niya magagawa ang isang bagay o hindi niya magagawa ang kanyang misyon kung wala ang ating Panginoon at kung wala ang paglilinis na gagawin ang ating Panginoon sa kanya. At sabi po, mga kapatid, the Lord strengthens an individual who faces a daunting task and empowers him to accomplish it. Ang sabi po, mga kapatid, the Lord strengthens the individual who faces the daunting task, mga kapatid. The daunting task ay yung po may hirap na bagay sa ating buhay, mga kapatid. Pero ang sabi po, the Lord empowers us to accomplish it. Kagaya po ni Isaiah, mga kapatid, hindi niya ito nagawa na mag-isa sa kanyang sarili, kung hindi kinailangan niya ng paglilinis ang tulong ng Panginoon, mga kapatid. And there is no difficult task when the Lord is with us, mga kapatid. Amen. Ang lahat po ng bagay dito sa mundo ay hindi natin magagawang mag-isa kung wala ang tulong at awa ng ating Panginoon. And God called Isaiah immediately after his repentance and cleansing. Hindi po, si Isaiah po ay dumaan din, mga kapatid, sa isang paglilinis, sa isang proseso na kinailangan upang siya ay maging karapat-dapat sa pagiging isang propeta o mensahero ng ating Panginoon. At sabi po, mga kapatid, sa isang scriptures, the one who stiffens with pride and admits no wrongdoings, mga kapatid, is like a dusty vessel in the shelf unused and unfulfilled, mga kapatid. Ang sabi po, ang tao daw po na hindi umaamin sa kanyang pagkakamali at kasalanan ay parang isang vessel na walang kwenta sa harap ng ating Panginoon. Ang sabi po, nothing is more worthless than a wasted life spent in self-interest with no desire to be used of God or any intentions of advancing the cause of Christ. Ang sabi po, wala nang isang walang kwenta o isang basura ang isang buhay na kahit kailan ay hindi man lang niya nagawang i-offer sa ating Panginoon o idulog sa ating Panginoon, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, walang ganito sa church, mga kapatid. Dahil alam natin, mga kapatid, na kaya tayo ay naglilingkod sa Panginoon upang siya ay malugod sa atin, mga kapatid. And kagaya ni Isaiah, kung tayo ay magpapakumbaba sa harap ng Panginoon, mga kapatid, hindi madamot ang Panginoon upang tayo ay gamitin niya sa kanyang ministry, mga kapatid. Sabi ko, God accepted Isaiah's response. Ang sabi ko, for though the Lord art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. And sabi po sa Psalms 86:5, to the Lord our God belongs mercy and forgiveness, though we have rebelled against Him, mga kapatid. Kahit tayo ay nagkamali sa harap ng Panginoon daw po, mga kapatid, siya ay handa at laging nandiyan para tayo ay tugunin sa mga panalangin natin sa kanyang, mga kapatid. And the compassionate, God's compassionate heart was always drawn to those who humble and contrite spirit, mga kapatid. Ang puso daw ng Panginoon ay laging compassionate, mga kapatid.
hindi siya, hindi, marunong lang tayong bumulog at lumapit sa kanya, mga kapatid. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Lagi siyang may mercy, lagi siyang may awa. Sa mga tao, may humble spirit, mga kapatid. At may regretful at may repentant heart na lalapit sa kanya. And sabi ko, si Isaiah ay lubos na nagsisi, humingi ng tawad, at tinanggap ang paglilinis mula sa Panginoon, at God immediately forgive him, mga kapatid. And sabi ko, sa panibagong chapter ng ating pag-aaral, mga kapatid, sa buhay ko ni Isaiah, sabi ko, the first verse of the book of Isaiah states that Isaiah prophesies during the reigns of the kings of Judah, mga kapatid. Si Uzziah, si Jotham, si King Ahaz, and si King Hezekiah, mga kapatid. Isaiah prophesies to the kings. Isaiah was not only destined for greatness among the prophets, but also destined to stand before greatness, mga kapatid. Hindi lamang siya dinestin, kundi binilas siya ng Panginoon na magsalita sa lahat ng tao with greatness, mga kapatid. And he could well be called the prophet to the kings, mga kapatid. Dahil siya ang propeta ng mga nagdaang hari ng Juda, mga kapatid. Isaiah uttered the thoughts and the words of God, making righteous proclamations before the King Uzziah, Jotham, King Jotham, Ahaz, and Hezekiah, mga kapatid. At ang una nga po dito, mga kapatid, ay yung pinag-aralan natin ng isang linggo na si King Uzziah, mga kapatid. Siya po ay pinsan ni Isaiah, mga kapatid. At si King Uzziah is the 10th king of Judah, mga kapatid. He is chosen to reign at the age of 16, mga kapatid, following the death of his father, Amaziah, and reign for 52 years, mga kapatid. Si King Uzziah po, mga kapatid, ay pinsan ni Prophet Isaiah, mga kapatid. At siya po ay 16 years old lamang, mga kapatid, noong siya ay napili na maging hari ng Juda, mga kapatid. At siya po ay nag-reign for 52 years, mga kapatid. And the king, siya po ang tinatawag na from royalty to leprosy, mga kapatid. Dahil sa kabila ng kanyang katanyagan bilang isang hari, siya ay bumagsak at ibinagsak ng Panginoon sa isang matinding sakit na leprosy, mga kapatid, dahil sa kanyang pagmamataas sa harap ng Panginoon. Uzziah conquered the Philistines and Arabians and received the tribute from Ammonites. And he refortified the Colchian, reorganized and recruited the army, and personally engaged in agricultural pursuit. He was the vigorous, strong, healthy, and able ruler, and his name is spread abroad, even to entering the Egypt, mga kapatid. Siya ay naging sikat, siya ay naging tanyag, mga kapatid, but his pride led his to downfall, mga kapatid. Si Uzziah ay masyadong nagmatnong, siya ay nararamdaman niya na siya ay nasa posisyon na masyado siyang naghangad ng mas mataas pa dito, mga kapatid. At to the point na siya ay nanguna sa mga pari, sa mga priest sa temple, mga kapatid, na siya ay nagsindi ng incense, mga kapatid, na ang nakakagawa lang doon, mga kapatid, ay ang mga priest na at ang mga descendants ni Aaron, mga kapatid. And after that, mga kapatid, the earthquake shook on the ground and the rent was made in the temple, and the bright rays of the sun shone through it and fell upon the king's face in so much that leprosy seized upon him immediately. And his self-admiration led
to his downfall, mga kapatid. Siya nga po ay bumagsak dahil siya ay masyadong nagmataas sa harapan ng ating Panginoon. At ang successor po ni King Uzziah ay si King Jotham, mga kapatid. Siya po ang sumunod na hari kay King Uzziah, mga kapatid. At King Jotham is the 11th king of Judah, reigned as a regent during his father's leprosy. Siya po ay anak ni King Uzziah, si Jotham. At siya po ang naging successor nito nung siya po ay magkasakit at siya po ay mamatay. At he's 25 years old nung siya po ay tinawag ng ating Panginoon at nung sumunod siya sa yapak ng kanyang ama. And he reigned for 16 years, mga kapatid. And he did right the sight of the Lord, but he didn't try burning incense in the temple, and he didn't get rid the high places, so many people continue their adulterous practices, mga kapatid. Ginawa niya may ginawa siyang utos ng Panginoon, pero hindi kumpleto, mga kapatid. Hindi niya inalis ang mga ginawang adulterous practices ng kanyang ama na si Uzziah, mga kapatid. At kinuntinyo ito ni King Jotham, mga kapatid. And he built an upper gate of house of the Lord and built a tower of north end of the city called the Wall of Ophel, mga kapatid. Siya po ang nagpagawa ng Wall of Ophel. And he built the cities in the mountains of Judah and fortresses and the towers on the forest, mga kapatid. King Jotham went to the battle with the king of Ammonites and armies and defeated them. Siya po ang nakatalo, mga kapatid, sa mga Ammonites nung siya ay nasa kanyang panunungkulan, mga kapatid. And in making peace of people of Ammon, gave Jotham at 100 talents of silver, mga kapatid. O sabi po nila sa ngayon ay roughly mga nasa $100,000, mga kapatid. O kung nasa peso man tayo, mga kapatid, ay milyon, mga kapatid. Nasa approximately 4.8 million, mga kapatid, ang binigay nila kay King Jotham. Dahil King Jotham, mga kapatid, and 100,000 bushels of wheat and 100,000 bushels of barley. The people of Ammon also paid this from the second and third years, mga kapatid. Siya po ay nakatalo sa mga Ammonites at in making peace, mga kapatid, yun po yung binigay nilang kapalit. Yung 100 talents of silver and 100,000 bushels of barley and wheat, mga kapatid. Isaiah, Hosea, and Micah also prophesied during the time of Jotham, mga kapatid. At kung mababasa po natin ang Bible, mga kapatid, sa Bible, si King Jotham po ay makikita natin sa verse of Isaiah, sa Amos, and sa Micah, mga kapatid. And sabi po, Jotham was mighty. He is also blessed because he prepared his ways before the Lord. Pero yun nga po, o gaya sabi ko kanina, hindi po niya inalis ang mga adulterous niya na ginagawa. Kaya kahit po siya ay gumawa ng mabuti, pero hindi niya inalis ang mga adulterous ways sa harap ng Panginoon. Ito po ay hindi naging maganda din ang kinalabasan, mga kapatid. And ang sunod po at ang successor po ni King Jotham, sulat ko po yung sunod-sunod. Ahaz po, mga kapatid.
successor ni King Jotham, mga kapatid, o siya ang kasunod po ni King Jotham, mga kapatid. He is the 12th king of Judah and the son of Jotham, mga kapatid. And Ahaz assumed the throne the following of his father Jotham's death. But he found himself constant in wars, was unable to conquer his own battle with adultery. Kagaya po ni King Jotham, mga kapatid, hindi niya po napaglabanan ang kanya pong kagustuhan sa mga adulterous ways, mga kapatid. And sa according to 2 Chronicles 28:1-4, mga kapatid, he made idols and sacrificed and burned incense to the light places on hill and under every green and worshipped the false god of Baal, mga kapatid. Siya po ay gumawa ng mga idols o mga idols, mga kapatid, and sacrificed and burned incense the light places kagaya po ni King Uzziah, mga kapatid, and worshipped the false god of Baal, mga kapatid. Siya ay sumamba sa maling Panginoon, mga kapatid. He burned his children in the fire. That's why the Lord allowed the king of Syria to defeat Ahaz and to deport the large number of people of Damascus, mga kapatid. He burned his children, mga kapatid, at fire. That's why the Lord allowed the king of Syria to defeat Ahaz. Siya po ay hinayaan ng Panginoon na ma-defeat ng mga taga-Syria, mga kapatid, and to deport the large number of his people to Damascus, mga kapatid. And he also lost the large of numbers of men were slaughtered by the army of the northern kingdom of Israel. Marami po siyang he lost the number of slaughtered by the army of northern Israel, and Judah lost 120,000 troops, mga kapatid, nung siya po ay nakipaglaban, mga kapatid. And the king of Israel and 20,000 women and children were captured, mga kapatid. During this difficult time, King Ahaz collapsed spiritually. And katulad po ng ni King Uzziah, hindi po siya naging matagumpay sa ating Panginoon dahil siya po ay nag-serve sa isang sa adulterous ways, mga kapatid. Siya ay sumamba. Siya ay sumamba sa maling Panginoon. Kaya hindi po siya naging successful sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Sacrifice to the peoples of false god of people of Damascus. Because he had thought that the false god has helped the Syrians defeat him, and maybe he would not help him to defer the sacrifices of false gods, mga kapatid. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, sila po ay isa-isang bumabagsak dahil sa maling pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, into adulterous ways, mga kapatid. Dahil hindi nila sinusunod o hindi nila nalulugod ang Panginoon sa mga ganitong bagay. Dahil hindi nila sinisik ang kalooban ng Panginoon bago sila gumawa ng mga hakbang, mga kapatid. Kung mapapansin po natin, iisa sila ng dahilan kung bakit sila ay bumabagsak. And it is because, mga kapatid, ito ay ang pagsamba sa maling Diyos at paglilingkod sa maling Diyos na kanilang akala, mga kapatid, na makakatulong sa kanila. At yun nga po, mga kapatid, sabi po, in 2 Chronicles 28:22-23, the false gods were ruined Ahaz and his people, mga kapatid. Sila ay unti-unting bumagsak, nandun sa tuktok na akala nila ay tama ang lahat ng kanilang ginagawa, pero unti-unti din silang ibinagsak ng Panginoon o inilagay ng Panginoon sa sitwasyon na hindi sila karapat-dapat dahil sila ay nagpakita ng mali at hindi sila sumunod sa kalooban ng Panginoon. And
The story of Ahaz is found in 2 Kings 16 and 2 Chronicles 28, mga kapatid. And sabi po, ang pangalan po ni Ahaz is meaning he held fast, mga kapatid. At yun nga po, siya ay hindi rin naging matagumpay sa harap ng Panginoon. At after nga po ni King Ahaz, mga kapatid, is si King Hezekiah, mga kapatid. Siya po ay anak or successor po ni King Ahaz. He is the 13th king, mga kapatid, 13th king of Judah, and began his reigns as a godly reformer of nation. After po ng tatlong king na hindi naging successful sa harap ng Panginoon, I believe, mga kapatid, na talagang dadating ang panahon na magtatalaga ang Panginoon ng isang tao o isang namumuno na magbabangon sa kung ano man sa kung anumang mga bagay na hindi nila napagtagumpayan. At ito nga po, mga kapatid, ay si King Hezekiah, mga kapatid. He is the 13th king of Judah, and he began his reign as a godly reformer of nation, and he rout out the adultery introduced by his father Ahaz. Ang lahat ng adulterous ways, mga kapatid, at ang lahat ng mga bagay na mali na ginawa ng kanyang ama na si King Ahaz ay itinama ng kanyang anak na si King Hezekiah, mga kapatid. At sabi po, Hezekiah destroyed the high places and the replica of Assyrian's altar and restores the Lord's altar to his rightful place in the temple. Muli niyang ibinalik, mga kapatid, ang totoong templo ng Panginoon na sinira ng mga nagdaang panahon na ginawang nanguna yung adultery, mga kapatid, kesa sa pagsunod nila sa Panginoon. At ito ay muli binuhay ni King Hezekiah. Ginawa niya ang mga kalugod-lugod na bagay sa harapan ng Panginoon. At sinira niya ang mga high places, mga kapatid, at mga replica, mga kapatid, ng mga Assyrian altars, and restores the Lord's altars and rightful altar to its rightful place and temple, mga kapatid. Muli niyang binuhay ang templo ng ating Panginoon. And he restituted the Passover, the priesthood, and the tithing. Muli niyang ibinilik ang mga gawain ng Panginoon na nawala ng mga nagdaang panahon, mga kapatid. And he did all these things with all of his heart, mga kapatid. Ginawa niya ito dahil hindi lamang siya nasa posisyon, kundi ginawa niya ito dahil ito ang karapat-dapat, dahil ito ang tama, dahil ito ang nakakalugod sa harap ng ating Panginoon. And I believe, mga kapatid, in this church, mga kapatid, we will do the right things for the Lord, mga kapatid. And kahit dumaan yung mga panahon na akala natin ay sirang-sira na at wala na, pero let's stand, mga kapatid, as Hezekiah na muli na magbubuo at mag-reunite o mag-i-ignite ulit sa relasyon natin sa ating Panginoon. It's never too late, mga kapatid. Walang panahon na nasasayang kung ikaw lamang ay lumalapit sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang lahat ng mga pagkakamali, ang lahat ng mga akala mo hindi na maibabalik ng dahil na sa nasira ng panahon, mga kapatid. But sabi nga po, the Lord is always there for us at aabutin niya ang kamay at pangangailangan ng mga tao na lumalapit at nagpapasakop sa kanya, mga kapatid.
And when the king of Assyria threatened to invade Judah, Hezekiah sent Isaiah and they cried to the Lord for help. Hindi kagaya ng ibang nadaang hari na akala nila ay tama ang kanilang ginagawa, na akala nila ay okay na ang kanilang pamumuno. Si Hezekiah at si Isaiah, mga kapatid, ay dumulog sa Panginoon at sinik nila ang kagustuhan ng Panginoon, na hindi sila basta gumagawa ng hakbang, mga kapatid, na wala ang favor or wala ang blessing ng ating Panginoon. And sabi po, God destroys the Assyrians' army king. When Hezekiah became sick unto death, he prayed that God sent Isaiah with a message of recovery. And the altar with he lived for 15 more years, mga kapatid. At nun nga po si Hezekiah ay dumating sa pagkakataon na siya ay nanghina na at siya ay nagkasakit. Si Isaiah, and God sent Isaiah with a message of recovery. And siya po ay nabuhay pa ng 15 more years, mga kapatid, upang makapaglingkod sa Judah, mga kapatid. At ganun din daw po sa ating mga kapatid, kung tayo lamang ay gumagawa ng mga mabubuting bagay at mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, ang ating daw pong hiling sa Panginoon ay kanyang igagrant, mga kapatid. Kagaya po ni Hezekiah, dahil nakita ng Panginoon ang kanyang totoong puso na naglingkod, na hindi sarcastic, mga kapatid, or yung kumbaga po, hindi plastic sa kanyang harapan or sinisik niya ang kaluguran ng ating Panginoon. Ibinilis pa siya, mga kapatid, ng ating Panginoon ng 15 more years para mamuno sa Judah, mga kapatid. And yun nga po, mga kapatid, siya po ay nabuhay ng 15 more years at gumanda po ang pamamalakad dahil kay King Hezekiah, mga kapatid. At those 15 years, unfortunate years, tarnished Hezekiah's record, mga kapatid. At si King, sabi po sa isang scripture, they believe na may mga Hezekiah pa in this time, mga kapatid, na from rugs iaangat ang sa malalim at matayog na pananampalataya pa sa ating Panginoon, mga kapatid. At alam ko po, mga kapatid, na we are like King Hezekiah, mga kapatid. Gusto natin, and Isaiah, mga kapatid, na handang magpagamit at i-offer ang ating puso at ang ating buhay sa ating Panginoon. At yun po, sila po ang apat na King of Judah na pinagsilbihan o hinatida ng message ni Prophet Isaiah, mga kapatid. And Isaiah prophesied the coming king, mga kapatid, and no other voice was ever instrumental in predicting coming of Christ, the Messiah, than the prophet Isaiah, mga kapatid. Si prophet Isaiah po ang nag-predict ng coming of Messiah, which is the coming of the Lord, mga kapatid. And throughout the ages, mga kapatid, in every dispensation, the Lord has made provision for His people to repent, mga kapatid. To sum up, mga kapatid, ang ating mga pinag-aralan last week at ngayon ay may isang message na mga ating Panginoon. Ayun ay handa siyang magbigay ng kanyang blessing at ng kanyang provision sa mga taong gustong magpagamit at willing magpagamit sa kanyang glory, mga kapatid. And
We cannot outgive the Lord, mga kapatid. Kung ano man ibinigay mo sa Kanya, ay doble niyang ibabalik ito sa iyo, mga kapatid. Not just financially, mga kapatid, pero by spiritually, katulad nga ni King Hezekiah at ni Isaiah, dahil sila ay willing na nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoon, hindi lamang sila basta binilest ng Panginoon, kung hindi, inanoint sila ng Panginoon sa mga bagay na akala nila ay hindi nila magagawa, pero nagawa nila ito dahil sa tulong ng Panginoon. And sa pagtatapos po ng aking topic, ay the message of the Lord says na God's call came with a message, mga kapatid. At ang kanyang mensahe, mga kapatid, ay huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon dahil siya, mga kapatid, ay palagi lamang naririyan. At kung may kahilingan ka sa Panginoon na akala mo ay hindi ka worthy, katulad ni Isaiah, mga kapatid, lumapit ka lamang sa Panginoon at ipag-pray mo at isip mo ang kanyang kaluwalhatian. May tagumpay siyang nakalaan para sa bawat isa sa ating mga kapatid. At yun po ang dun po nagtatapos ang aking topic from last week up to this topic, mga kapatid.